So what's up mga kamanok, magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, at nandito na naman po tayo. Okay, my name is PJ Vergara at nandito po ako upang magbigay na naman sa inyo ng panibagong topic, kaalaman tungkol sa pagmamanok. Okay, so sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating munting channel, ayan, hinihikayat ko po kayo na magsubscribe po kayo dito para mas marami pa pong kaalaman tungkol sa pagmamanok ang malaman ninyo. Okay, so ngayon po mga kamanok, ngayong araw na to, napakaganda po ng ating topic. So pag-uusapan natin dito kung ano ba yung mga dahilan kung bakit lumiliit na yung mga palahi ninyong mga manok. Okay, so ayos naman yung mga materialis ninyo, matatangkad naman, malalaking mga manok, mga derby size po yung inyong mga ganador. So bakit ang liliit ng mga inanak nito? Okay, so ngayon pag-uusapan natin yan. So mga kamanok, alam nyo po ang mga dahilan po kung bakit po lumiliit yung inyong mga palahing ganyan. Unang-una pong dahilan dyan is sobrang tanda na po ng inyong mga materiales. Okay? Kasi po mga kamanok, pag po ang inyong mga ganador, especially yung inyong mga brood hen o yung inyong mga inahin na ginagamit is matanda na. Okay? So, ano po yan? Yung pong kapasidad niya na mag-produce ng magagandang mga anak is nawawala na po. Nawawala o nauubos na po yung nutrients sa katawan upang magbigay ng magaganda at malulusog na mga paanak. Okay, so ano ba yung dapat natin gawin upang maiwasan yung pagkakaroon ng kakulangan ng nutrients? Okay, kasi pagka nga po kulang ang nutrients ng ating mga matatandang inahin, so pangit na po yung inaanak nito. Ang maganda po natin gawin dyan mga kamanok is bigyan po natin ito ng mga minerals. Okay, o kaya naman po atin pong i-cord ang mga inahin natin. Okay, para sa ganon is matuka po nila sa lupa yung kanilang mga nutrients and mineral na kailangan ng kanilang katawan. Okay, and especially kapag po naka-cord ang ating mga inahin, namomonitor po natin yung dami ng pagkain na pwede nating ibigay sa kanila. Kaya po yung mga brood hen natin na may edad na ganyan is naiiwasan nating ma-overfed. Okay, or mabigyan ng sobrang daming pagkain. Kasi po mga kamanok, pag po ang isang inahin, lalo na yung mga may edad nating inahin, is nasobrahan po yan sa pagkain, napaka-prone po niyan sa sapola. At ang isang inahin po na may sapola, is nahihirapan po yung umitlog. Okay, nahihirapan po yung mag-produce ng mga quality eggs. Okay, so kailangan po nating iwasan na mabigyan siya ng sobrang daming pagkain. Kaya po ikinocord natin yan. Okay, yes, ang mga inahin po pwede po natin yung i-cord. Kinocord po natin yan upang mamonitor po natin yung pagkain na kinakain nila. And syempre yung pagbibigay natin ng pagkain sa kanila, ang ginagawa ko po dito is isinasabog ko po, iwinawaksi ko po yung patuka na ibinibigay ko sa kanila. So bakit ko po ginagawa yon? Ginagawa ko po yon upang hanapin ng ating mga inahin ito yung pagkain sa lupa. So magkakaroon sila ng effort na kaskasin, okay, yung bawat lupa na nandun upang hanapin yung isinabog kong pagkain. Sa ganong proseso mga kamanok, ma-workout sila, matutunaw ang taba, and kapag natunaw ang taba, so mataas na yung porsyento na makapag-produce siya ng mga quality eggs. Okay, kasi po yung pong sapola mga kamanok, yan po ay nawawala sa tulong ng pag-workout, pag-ehersisyo ng ating mga alagang mga manok, especially nga yung ating mga inahin. Okay, ayan. So especially sa mga inahin po natin, inuulit ko, kailangan po yung ating mga materials hindi sumusobra sa 3 taon. Okay, baka po kasi tayo may mga materialis na 4, 5, 6, 7 years old na ginagamit natin, is talaga po silang hindi na po sila mag-aanak ng ganong kagagandang mga palahi. Kasi nga po sobrang tatanda na nila, sobrang iedad na nila, at feeling ko walang-wala na silang nutrients. Okay, kaya yung iba mga farm dito, okay, kinakal na po or inaadobo na po yung mga inahin nila pagka lumampas na po ng 3 taon. Okay, so kaya maganda mga kamanok, gamit po kayo ng mga sariwang inahin, sariwang mga tandang
from 1 year old up to 3 years old. Yan po yung time na makakapagpuproduce sila ng mga quality chicks. Okay, so hanggat bata pa sila, okay, wag naman yung sobrang bata, baka naman sa takot nyo na baka abuti ng tanda, eh pumili kayo ng sobrang bata. Okay, so maganda, from 1 year old, pwede nyo na po yung gamitin at sigurado po ako na makakapag-produce yun ng mga quality chicks. Okay, so the same thing mga kamanok, nagiging dahilan din po ng ating maliliit na palahi is all because sa ating ranging area. Okay, baka mamaya yung ating ranging area is wala na po sustansya. Okay, baka mamaya nung una nating season ng pagbibreed, in-range natin dyan. Then ngayong next season, in-range ulit natin yan. Tapos magtataka kayo kung bakit ngayon yung season ito ay maliliit yung mga ipinaanak natin. Kasi nga po, nauubos po yung minerals, okay, and nutrients ng lupa. So nauubos po yan. So kailangan po natin ipahinga yung particular na ranging area from 1 year to 3 years old para manumbalik ang natural mineral nung sinasabi nating ranging area. So paano ba natin ibabalik yung sustansya ng lupa once na nagamit na natin na ranging area? For example, itong lupang ito, itong kahabaang ito, kalaparang ito, ginamit nating ranging area. And nakita natin na wala ng damo, okay, yung mga punong kahoy, masyado ng tuyo. So paano natin ibabalik yung mga minerals na yon? So madali lang mga kamanok, yung ating mga pinagtabasa ng damo, ating ihagis doon, or pwede rin tayo mag-sabog doon ng limestone or yung tinatawag na apog. Okay, makakatulong yun mga kamanok upang manumbalik kaagad yung mga mineral na nawala. Okay, so as soon as possible, makaka-recover ulit yung ranging area na yon at magamit ulit natin yon as soon as possible. So ganun lang po mga kamanok, yung dumi ng hayop, doon po natin na isaboy, okay, yung mga tuyong damo, tuyong dahon, pwede natin doon ilagay, okay, para sa ganun is manumbalik ulit yung mga minerals and nutrients ng lupa. Okay, kasi mga kamanok, pagka yung nagamit nyo ng ranging area and in-range nyo ulit dyan, papansin nyo, ang bilis manghina ng inyong mga sisiw, ang bilis magkasakit ng inyong mga alaga, ng inyong mga stags, kasi nga po, wala na silang makuhang nutrients doon sa particular ranging area na ibinigay nyo sa kanila. Okay, the next tip mga kamanok, para hindi nyo maiwasan ang pagkakaroon ng mga maliliit na palahi, ano? So ayun po mga kamanok, mag-breed po kayo na naayon sa panahon. Okay, baka po kasi nag-breed kayo ng tag-ulan, so marami pong mga sakit na maaaring dumapo sa ating mga alaga. So nakaka-apekto rin po yan at nakikita ko po yung dahilan kung bakit lumiliit yung ating mga palahi. Okay, kasi po kapag ka po ang mga sisiw or mga manok natin is tag-ulan po, inabot ng tag-ulan yan, medyo prone po yan sa pagkakasakit. At pag po nagkasakit yung ating mga alaga, so dyan po nag-i-start yung pagiging pagkapuril nila, okay, na pipigilan po yung paglaki ng ating mga palahi once na magkasakit sila. So maganda po mga kamanok, mag-breed po tayo ng naaayon sa panahon. Okay, maganda po, tag-init tayo mag-breed para sa ganun is iwas po tayo sa pagkakasipo ng ating mga alaga. Kasi po, hindi rin po gusto ng ating mga sisiw na sila is napapaspas or tinatamaan ng malalakas na hangin. So, nakaka-stress din po yan mga kamanok sa ating mga palahe. Okay, sa mga farm natin dyan na open area, so make sure mga kamanok na yung inyong ranging area is meron silang kublihan. Okay, yung nakukublihan na parang kamalig, maliit na bahay upang sa ganon is hindi sila mabayo ng malalakas na hangin. Kasi nga po, ayun, stressful po sa ating mga alaga yan. Kung mapapansin nyo mga kamanok, yung mga sisiw natin na okay naman sa brooder, nung ating in-range, bakit bigla silang nagtugloyin? Bakit bigla silang nagkasipod? Okay, bakit bigla silang nanghina? So, dahil nga po yan sa malakas na hangin na tumatama sa kanila, hindi po nila gusto yan mga kamanok, maniwala kayo.
Okay? So, ayun mga kamanok, sana po ay nakuha nyo yung mga dahilan ko. Okay, kung bakit po lumiliit yung mga pasisyo natin, lumiliit yung ating mga palahe. So, ngayon may mga idea na kayo upang gawin or iwasan para sa ganun is maging successful yung inyong mga palahe. Okay, mga kamanok, ito po mga sinabi ko is based po ito sa aking idea, nalalaman at karanasan. Sana po ay magamit nyo po itong mga bagay na ito sa inyong pag-aalaga ng manok. Okay, so mga kamanok, hindi pa kayo nakasubscribe dito sa ating munting channel, hinihikayat ko po kayo na mag-subscribe po kayo dito para po sa mas marami pang kaalaman tungkol sa pagmamanok. Again, my name is PJ Vergara at for now, ayan, so signing off muna tayo. Thank you for watching. Enjoy your day.